pinapakita natin dito yung pagpapahalaga sa utos. Eh kasi ang katwiran ay pabwede na yun. Once in all we seek, sumampalataya na naman ako, okay na yun. Ang binibigyang puntos lagi nila, yung dalawang nakapakot sa tabi ni Jesus. Eh hindi naman doon about is one. Pag gano'ng kapitid ka mag-isip sa paraan ng banal na kasulatan, isinasara mo agad yung isip mo, may nasasagan sa akang utos. Ngayon, eh bakit ba yung dalawang yun eh, yung nasa may gilid na yun eh, hindi na about is one. Eh mga na about is one, may nakapakot na. Sino ba magpapatawad ng kasalanan? Yung nasa gitna si Jesus. Hindi ba niya maaaring sabihin na, o sige, eh kasi patakarad niya eh. Aalisin ko yung kahwa. Pagbabani ka, umanag ka yung tubig. Ganun makapagabaw yun. Eh, di ba sinabi niya, pinatawad na ang inyong kasalanan. Bakit? Eh siya yung magpapatawad eh. Binibigyan ko ng puntos ng iba na yun ay ka isang example na hindi na kailangan ng bautismo. Tayo na wala doon sa ganong pagkakapako, malaya tayo ng magagalaw. Yung parapatan na ito na ibinigay, dapat sundin. Dahil ito ay para sa lahat ng ginagawang alagad. Ito po, kumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Lahat ito, bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Maliwanag yun. Kasi yung Ama, yung Anak at Espiritu Santo, ipinapakilala ng Diyos sa Genesis 1:1, yung salitang Elohim. Magkakasama yan gumalaw. Ayaw din itong tanggapin ng iba. Kasi may mga talata itong mag-isa kong nilaglad ang sangkalangitan. Pag ba eh kasi sinabi mag-isa, may kasama ba? Tinututukan kasi yung isang talata. Meron nga itong context eh. Yun ang hindi nakikita ng iba, basahin mo lang ang basahin lalabas. Bakit sinabing nilaglad kong mag-isa? Kaya sinabing nilaglad kong mag-isa ang langit at lupa kasi nagpapakilala na wala kang ikilalanin Diyos sa lupa kundi yung Diyos lang sa langit. Mag-ingat kayo sa Diyos-Diyosan. Ayun yung konteksto. Ano po, na binabanggit natin. So mahalagang makita ng bawat isa sa atin yung prinsipyo na kung bakit tayo ay pumapasok sa kasunduan ng bautismo. Unang-una nga po, ito ay utos na dapat gawin ng mga alagad. Ano yung sinasabi ng Biblia dito? Ano ang kahulugan ng bautismo? Wala. Ang bautismo ay may iba't ibang paglalarawan sa banal na kasulatan. Ang bautismo ay paglulubog sa tubig. Yan, pinagdihilan muli natin. O submerge. Kaya naman ang unang kailangan sa bautismo, tubig. Hindi pinag-uusapan yung lalagyan. Kagaya nun, tag-araw. Pinuno namin yung drum, may magpapabautismo eh. Ay di nilubog namin sa drum, naging katawa-tawa naman ngayon ko sa iba. Bakit? May sinabi ba kung anong lalagyan? Ang pinag-uusapan, tubig. Meron nga doon, nabautismo ha, sa kanal eh. Kita mo ngayon, bakit? May tubig. Ngayon sa atin, bilang nasa loob ng iglesia, ang bigyan natin ng puntos, yung bautismo sa tubig. Hindi pinag-uusapan yung lalagyan, kagaya nung isa na binanggit natin na nabautismuhan sa Saudi Arabia kasi yung bako, bako nga ba yun, yung pangganon? Yun, na inano nila, pinuno ng tubig yun. Eh masama ba yun? Eh paano kung walang tubig? Nasa paraan ito ng tinatawag na pagsunod sa Diyos kung gusto na ng tao. Hindi doon pinag-uusapan yung lalagyan, kagaya nung binanggit kanina, bumayo kayo, ipangaral ninyo yung salita. Nasabi doon sa Matthew 20:20. Bahala ka kung paano ka kakayo. Wala lakad. Sasakay ka ba sa kalabaw? Magta-tricycle ka ba? Magpapay ka ba? Mag-aeroplano ka ba? O sasakay ka sa bangka? Hindi pinag-uusapan kung ano yung sasakyan. Ang pinag-uusapan, ipangaral mo. Nakuha po natin. Ipapangaral yung salita para maabot ng ebanghelyo yung lahat ng hindi pa nakakaalam ng katotohanan ni Jesus. Ganun din sa tinatawag na bautismo, ang unang kailangan, tubig. Hindi e ikatubig yung nasa ganito, bibisi ka na ng holy water. Mali pa rin. Kasi tatalakay natin mamaya, ilulubog ka pa. Ayan. Binibigyan natin ng puntos, dapat nakaganyan. Kalubog, ano, bahala ka na. Gusto mo sa swimming pool? Gusto mo sa dagat? Bahala ka. Anong tubig ang gusto mo? Ano po? Na ipinapakita sa banal na kasulatan, kahit pa iyan ay nasa drum. Basta hindi pinag-uusapan dito kung ano yung lalagyan. Basta tubig. Ano po? Ayan. Sayang, hindi ko na sabi kay Jerome kanina. Gusto ko sana may highlight to eh. Tinan yung M,
much water, a burial, go into the water, a planting, go into the water, a washing water, a birth. Pag binasa mo pababa yan, lumalabas yun sa salita ito. Hindi ko nang sabi kanina. Magagawa. Nakita niyo po? Yung salita na, magagawa. Yung mga nasa unang letters, sayang. Gusto ko sana yung may titik ng point, yung may mga titik. Yung lalabas yung magagawa. Nakalimutan ko pa yung sabihin kanina. Kaya simulan ko na lang po, ayan o, magagawa. Kasi hindi daw ito kayang gawin. Hinimay ko yung salita, ayan yung lumabas. Kayang gawin ng tao kasi utos to ng ating Panginoong Yesus. Much water, talagay po dyan, John 3:23, ayan ang mga talata. Matibay na matibay po yan, hindi mapapasinungalingan niya. Ang bautismo ay gaya ng paglilibing. Romans 6:3 and 4. Going to the water, sabi diyan, pupunta ka doon sa may tubig. A planting, o yung pagtatanim ng iyong sariling katawan sa ilalim ng tubig. Go into the water. Magkaiba yung going to the water at go into the water. Ibig sabihin, lulusong ka, lulubog ka. Go into. Papailalim ka sa tubig. A washing. Water. A birth. Ayon doon sa mga talata po na yan. Ihimayin pa natin yung isa-isa po na yan na binabanggit sa banal na kasulatan. Paalala, we should know that baptism requires water, not sprinkling. Kasi ginagawa ng iba. Yung bata pa naman, binibisika, binabasa yung ulo. Tuwan-tuwa naman yung nanay. Kristiyano na yung anak ko. Hindi mo naman naiintindihan eh. Paano naging Kristiyano yan? Eh sabi ni Pater, yun. So hindi sabi na, banal na kasulatan. Dapat yung sinasabi nito. Ano po, si Brother King, next week ay magpapasalamat daw sa kanyang anak. Tatalakayin po natin yan. Bakit hindi winiwisikan ang bata? Kasi hindi naman utos ni Kristo yun eh. Yun ay originated by the Roman Catholic na nung dumating yung panahon ng 606 AD, lumabas yung mga bagay na yan na kagaya ng water sprinkling para sa mga infant. Sino may utos? Utos ng tao. Hindi utos ng Biblia. Ano po, wala kang mababasa na yung bata. Yung iba, ginagawa, ayaw sprinkling na yung bata eh. Hinihilamusan. Lahat ng mga tao dito, mga pang-akit sa tao gagawin. Yung isinend namin doon sa aming grupo, yung batang maliit, inilulublob na gano'n sa basin. Hindi na makahinga yung bata. Tuwa naman yung nanay. Hindi ko naman sabi, pinapatay na yung anak mo, pinapatay. Okay lang sa'yo. Eh, kasi sa akin, father. Diba? Dapat, required ng Bible, sinasabi ng Biblia, kung dapat bang gawin ng isang Kristiyano. Mamaya, pupuntusan po natin kung bakit natin sinabi yan. We should know that baptism requires water, not sprinkling.